Welcome back, mga kaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At magbibigay na naman po tayo ng pinakamainit na update po ngayon sa social media, mga kaldab. Napakarami pong kumakalat at talaga naman pong mapapaisip po kayo kapag tayo nagbibigay ng mga update. Update na talagang fresh na fresh, di po ba? Kumalat na nga po sa social media si Sereno, mga kaldab. Natutuwa po ako dahil siyempre tayo, alam nyo naman po mga kaldab, si Mr. Destiny, updated na updated po pagdating dyan. Yung mga kaganapan na ganyan, hindi naman po natin palalagpasin yan, di po ba? Kaya lagi po kayong tututok dito sa channel ni Mr. Destiny. Sa mga update lang po kung pag-uusapan, hindi naman po tayo magpapahuli. Talagang may mga bagay-bagay lang po na mahirap po ngayon kay Mengay. Dahil wala po siyang update, walang ganap, walang post. Kasi kapag ka may mga post po si Mengay at may mga kasama siya po, pwede natin tanungin yun eh. Pwede nating kunin, alamin kung sino nga po ba yung mga kasama niya, kung totoo nga po bang kasama niya yon, o delay post lang po yon. Yung mga nagtatanong po, wala pong alam yan, mga kaaldab, na sinasabing kumbaga ganito ganyan. Kasi kung may alam po sila, ipopost agad nila yan sa social media. Hindi na po sila parang magtatanong pa. Gaya nga po ng kumakalat, basta't alam nila, kumbaga post agad nila. Yun naman po talaga yung isa sa mga nakikita ko. Pero ngayon, pati nga po mga main fanatics, wala po talaga akong makita. Although maraming po si Mr. Espate doon nga po sa wheels na ginagawa niya. Kaya nga po ko nagtataka rin po kung bakit nga po may mga bagay-bagay na kumakalat ng ganon po ba? Pero hindi naman po pinopost ng mga ilang R-main at main fanatics. Kagandaan lang niya, mga kaaldab. Marami pa rin po ang hindi gusto sa nangyari nga po, mga kaaldab. Real talk to. Kaya nga po ako masaya dahil kukunti na lang po yung medyo bumabati ko sa aldab. Pero kapag nabash natin, eh hindi na po sila nagre-react po ba? Yan ang pinakamaganda at masaya para po sa aldab nation. Ako, mga kaaldab, uulitin ko lang po, may mga bagay-bagay po na mahirap magpaliwanag, mahirap magkomento, pero darating din po yung point, mga kaaldab, na makukuha din po natin, di po ba, yung mga kaganapan, lalong-lalo na nga po pagdating kila Mengay at kay Tisoy. Alam nyo, mga kaaldab, may mga bagay-bagay po na nagsasabi at kumbaga bumubuhos na po, di po ba? Ngayon si Mengay, yung sinasabi pong wala daw po si Alden sa Okada, si Mr. Spotted daw po yun. Kita nyo naman po, mga kaaldab, si Mengay hindi po nagre-react. Si Mengay tahimik lang. Di po ba? Wala siyang post. Siguro, mga kaaldab, hinihintay niya lang kung may magpo-post. Saka siya po magbibigay ng update. Pero wala eh. Di po ba? Kasi kung may post po si Mengay sa Okada, ilalagay na po ng mga main fanatics yan, yung admin nila. Pero wala eh. Siguro hindi rin talaga nagpo-post si Mengay sa kanyang admin, no? Parang nararamdaman po natin na ayaw din po ni Mengay magpagamit ngayong magpapasko. Siguro, sabi ko nga po sa inyo, itong Christmas, eh, pagmamahal, di po ba? Kaya siguro, ito yung nakikita nung dalawa para ma-maintain nila, para maano nila, mga kaaldab, kung ano nga po ba yung katotohanan, kung ano nga po ba at kung sino nga po ba dapat. Di po ba? Ako, mga kaaldab, ulitin ko lang po, ha, for the record lang, lahat ng ina-update natin dito, legit to, ha. Hindi to gawa-gawa lang. Nakikita nyo naman po at nagtitrending po siya sa social media. Kaya wag po kayong maniniwala sa mga sinasabi po nila. Although, maraming pong mga polls, pero tinitignan naman po natin yun eh. Di po ba? Hindi ko naman agad-agad ina-upload yun gaya nung iba. Tapos sasabihin, kaya po nadadama yung mga ibang Aldab Nation dahil po sa mga impormasyon binibigay po sa kanila. Naakala po nila totoo, yung pala fake news lang po yun na agad-agad naman pong kinakagat.
lalo na po yung nagsasabing yung binalita nga po raw na buntis na daw si Mengay na magpapakasal na nga po raw, kaya daw po minamadali dahil buntis. Huwag po kayong maniniwala doon kasi imposible naman po yun, mga kaaldab. Kung titignan nyo naman po yung lagay ni Mengay sa 8 Bulaga, di po ba? Bawal po sa mga buntis yung ganong ginagawa niya, pero bakit po niya ginagawa, di po ba? Common sense na lang po sa mga hindi nakakagets ng ina-update natin, sa mga hindi po kumbaga naniniwala, nire-respeto naman po natin yan eh. Yun naman po yung pinakamaganda ron, yung mga kaganapan, yung mga update na kung saan mga kaaldab eh, kila Mengay at Tisoy mo lang makikita, lalo na po ngayon na talagang napakarami pong update para sa Aldab Nation. Kay Alden, sunod-sunod po yung mga Christmas party pinupuntahan, pero bakit nga po si Mengay wala po atang Christmas party na dinadaluhan? Doon pa lang mapapaisip na po kayo, di po ba? Doon pa lang may kita nyo na parang may mali, parang hindi siya lagi kasama ni Mr. Spotted sa mga Christmas party po. Di po, real talk mga kaaldab, mas marami po kay Mr. Spotted kasi District 1 yan eh. Lahat ng mga tao na kumbaga nasa lugar niya kapag may party-party ng ganyan, unang-una imbitado siya. Pangalawa, yung mga kasamahan niyang artista, di po ba? Kaya huwag po kayong maniniwala na kumbaga sinasabi nila, wala pong katotohanan yun mga kaaldab. Ayaw lang po talaga siguro sumama o hindi lang po talaga pinapayagan ni Richard Polkerson Jr. Doon pala mapapaisip na po kayo eh. Real talk. Kaya lang siyempre mga bulag po at bingi, di po ba? Napakasabi nga po ng iba doon po sa mga Armin, bakit daw po hindi nila makita si Mengay? Bakit wala po raw si Mengay sa mga event na pinuntahan ni Mr. Spotted? Bakit daw po bibihira daw po makita nila si Mengay? Doon pa lang yung tanong po ng mga Armin, hindi na po masagot ng mga main fanatics eh. Ang laging bungad, busy. Di po ba? Busy. Matatapos na yung 2022, pero yung salitang busy, eh lagi po natin napapakinggan. Lagi po natin naririnig sa mga main fanatics sa Tarmin. Doon pa lang po may maline. Doon pa lang masasabi nyo na parang hindi naman kapanipaniwala. Di po ba? Sinasabi ko lang po yung katotohanan ha. Baka may mag-react dyan. Baka may mag-komento na, naku Mr. Destiny, fake news ka na naman eh. Mali na naman yung ano mo eh. Di po ba? Basta ako mga kaaldab, kung ano lang po yung latest, kung ano lang yung update, doon lang naman po ako. Hindi naman po tayo magpapahuli sa mga bagay-bagay na ganyan. Di po ba? Bilang true-blooded Aldab Nation, gusto ko updated po kayo. Gusto ko lahat ng mga kaganapan eh alam po ninyo. Lalong-lalo na nga po kapag ang pinag-uusapan eh ang real life couple. Di po ba? Totoo naman po mga kaaldab, napakarami pong fake news. Napakarami pong paninira sa Aldab Nation, pero hindi naman po sila nagtatagumpay. Hindi naman po nila nakikita eh. Di po ba? Puro angal lang sila, puro forma, pero wala naman po. Hindi po katulad natin, talagang updated na updated. Di po ba? Kita nyo naman po yung Sireno, di po ba? Biglang trending siya, biglang viral siya. Pero gaya nga po na sinabi natin, iniimbestigahan pa po natin. Sabi nila, maganda kung ganun dahil kumbaga nakaka-relate kasi pinalabas nga po sa ABS-CBN yung Darna, eh hindi daw po imposible ipalabas ang Jezabel sa ABS-CBN. Totoo naman po yan, real talk yan mga kaaldab. Kaya sabi ko nga po sa inyo, legit na legit tayo, 101%. Kaya dun sa mga nagre-react, huwag po kayong maniniwala. Nako mga kaaldab, ito po ang channel ni Mr. Destiny, 101% updated po tayo. Kaya doon sa nagre-react, nagko-komento, huwag po kayong padadala. Kumbaga guilty lang po sila dahil tayo po yung laging nauuna pagdating po sa mga update na ine-expect nila na sila po yung mauuna. Pero hindi, nauunahan po natin sila. Yan po yung kagandahan nyo, lalo na po kapag lagi kayo nakatutok dito po sa ating channel. Well, hanggang dito na lang po yung updates natin ha. Kaya kung gusto nyo pa po ng fresh na update, e tutok lang po kayo dito
sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga video pa na ilalabas pa po natin.